Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Ang Mabuting Daan Bible Program. Ngayon po ay linggo ng umaga ng May 22, 2022. At sa kalooban po ng Diyos, tayo po ay mag-uumpisa na dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat po na sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na ngayong umaga, tayo po ay muling makapag-aral ng kanyang mga salita. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay agad nang magbalik-aral doon po sa paksa na ating pong inumpisahang pag-aralan noong pong nakaraang linggo na may pamagat pong ganito kung paano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Kung paano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Ito po mga kapatid, yung pong ating paksa na pinag-aaralan. At dito po sa pamamagitan ng paksang ito, ituturo po sa atin ng mga salita ng Diyos sa Biblia kung paano po ba natin dapat tanggapin yung pagsapit ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Tayo pong lahat, mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat mayroong mga mahal sa buhay. Tama po ba? Ano po? Meron din po tayo mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ngayon, sa pamamagitan po ng paksang ito, ituturo po sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos, paano po ba natin dapat tanggapin bilang Kristiyano yung pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw nating mga mahal sa buhay. Yan po yung ating aalamin sa kabuuan po ng pag-aaral ng ating ng paksang ito. At nung po nakaraang linggo, sa unang bahagi po ng ating paksa, ating pong inalam kung mapipigilan ba ng tao ang pagsapit ng kamatayan. Kapag po ba itong kamatayan, dadating na sa buhay ng isang tao, sasapit na sa buhay ng isang tao. Meron po bang kapangyarihan ng tao na ito po ay mapigilan? O madelay man lang ito pong kamatayan? Ano po? Meron bang kakayahan ng tao na ito pong pagsapit ng kamatayan ni kanya mapigilan? Binasa po natin noong nakaraan yung Ecclesiastes 8:8. Ano po? Sinasabi po sa ang mangangaral, 8:8, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang kamatayan. Dito po may comparison na ipinapakita. Kung paanong yung hangin po ay hindi mapipigil ng tao, gayon din po yung kamatayan. Hindi mapipigil ng tao. Ano po? Kahit sino, pagdating sa kamatayan, hindi niya po kayang pigilin. Wala po makapipigil. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, ano po? Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo, wala pong magagawa ang yaman mo pagdating sa kamatayan. Amen po ba mga kapatid? Kahit doktor ka pa, hindi mo kayang pigilan ang kamatayan. Gaya nga po nung naalala ko, meron po isang kilalang doktor sa baliwag nung araw. Sikat na sikat po siya. Nung magkasakit po yung anak niya, hindi niya po napatay. Patay. Bata pa po, siguro mga 8 years old. Naku, talaga inindal yung doktor dahil napakabata, babae pa po yung anak. Yun lang po yung sinasabi ng Biblia na pagdating po sa kamatayan, wala pong makapipigil na tao. Hindi po kayang pigilan ng tao para pong hangin na hindi kayang pigilan. Ngayon, ang dapat po natin mga gawa, mga kapatid, dito sa kamatayan, dapat alam po natin itong mapaghandaan. Dapat maging practical po tayo. At dapat, alam din po natin, matutunan natin kung paano natin po ito tatanggapin. Ang kamatayan po ayon sa Biblia, hindi po kayang pigilan ng tao. Amen. Ngayon, ano po ang nakita nating dahilan sa Biblia? Bakit ang kamatayan ay hindi mapipigilan ng tao? Binasa po natin nung nakaraan, yung Hebreo 9:27 sa magandang balita Biblia. Sinasabi po dito, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay
at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya po pala ang kamatayan ay hindi mapipigilan ng tao kasi po ang kamatayan ito po ay itinakda ng Diyos sa mga tao. Ang Diyos po pala ang siyang nagtakda ng kamatayan sa mga tao. Kaya po pala ang mga tao namamatay kasi po itinakda ng Diyos sa mga tao. Amen po ba yan, mga kapatid? Ito po yung nakita nating dahilan sa Biblia kung bakit hindi natin pwedeng iwasan, hindi natin pwedeng pigilan ang kamatayan. Bakit? Kasi po mayroong Diyos na nagtakda ng kamatayan sa ating mga tao. Purihin po natin ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Nasusundan po ba ng ating mga kasama dito po sa ating Bible program? Ngayon, ayon sa Biblia, ang kamatayan hindi po maiiwasan kasi po ang Diyos ang nagtakda. Itinakda ng Diyos sa mga tao na mamatay na minsan. Ngayon, bakit po ba nagtakda ang Diyos ng kamatayan? Saan po ba nag-umpisa ang pagtatakda ng Diyos ng kamatayan sa mga tao? Kasi po sa original na plano po ng Diyos, hindi naman po kasama yung kamatayan. Wala po sa plano ng Diyos na ang tao ay may kamatayan doon po sa kanyang original na plano. Pero bakit po ba nagkaroon ng kamatayan? Bakit po ba nagtakda ng kamatayan ang Diyos sa mga tao? Kasi po mayroong pagsuway. Mayroon po paglabag na ginawa si Adan. Mababasa po natin yan sa Genesis 2:16 hanggang 17. Kasi po may binabanggit po doon sa 16, sabi po dyan, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. 17, dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain noon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yung po pala, mga kapatid. Dahil po sa pagkakasala ni Adan, doon po pumasok yung kamatayan. Ano po? Doon na po nag-umpisa. Yung kamatayan, doon na rin po pumasok yung mga sakit at karamdaman. Ano po? Doon na po nag-umpisa pumasok sa mga tao yung mga sakit at karamdaman. Ngayon, dahil mahal ng Diyos ang mga tao, nagtakda po siya ng kamatayan. Para wag na po magtuloy-tuloy, para wag na po magdire-diretso ang paghihirap at pagdurusa. Amen po ba, mga kapatid? Nasusundan po ba natin? Ano po? Nagtakda po ang Diyos ng kamatayan kasi kung ikaw ba naman ay sasakit ang tiyan mo habang buhay, sakit lang ng tiyan yun, ha? Mahirap tiisin mo. Yun lang, sakitan ka ng tiyan sa madaling araw, nakasarapan ng pagdulog. Napakalaking sakripisyo na. Ano po, yung sinabi ng kapatid na Willie na sumakit lang ang ngipin mo habang buhay. Malaking tiisin po yan. Yung ikaw ay nirarayuma, meron kang arthritis. Habang buhay kang may arthritis, habang buhay kang may rayuma, naku, malaking sakripisyo po yan. Ngayon, nagtakda po ang Diyos, nagkaroon at nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa mga tao. Ang dahilan po, dahil sa pagsuway na ginawa ni Adan. Ang katunayan po, na dahil doon po sa ginawang pagsuway ni Adan sa Diyos, ito po ang kamatayan. Nararanasan natin ngayon, nararanasan ng lahat ng mga tao. Sinasabi po yan sa Roma 15:12. Ganito po ang ating mababasa. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya po pala nararanasan ng tao ngayon ang kamatayan dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Pero ito pong pagkakasala na ito, ito po ay nagkumpisa sa kay Adan. Ano po?
Nag-umpisa ang kamatayan dahil sa pagsuway na ginawa ni Adan. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang kasalanan nakapasok sa sanlibutan. Ano po? Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sa Biblia po, mga magulang at mga kapatid, ano po, yung pong pagdating ng kamatayan dito sa sanlibutan, yung pong pagpasok ng kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan, dahil sa pagsuway niya sa utos ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Dahil sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, ito po ang kamatayan itinakda sa mga tao. Pero talaga originally, wala pong kamatayan sa mga tao. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba? Ang kamatayan, hindi po natin yan mapipigil. Walang tao po na makapipigil sa kamatayan. Ang kamatayan, iyan po ay itinakda ng Diyos. Ano po? Kaya po nagtakda ang Diyos ng kamatayan dahil sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ginamit po ni Adan yung kanyang free will para suwayin ang utos ng Diyos. Amen po mga kapatid. Ngayon, dahil po doon sa kasalanan na ginawa ni Adan, nararanasan po ngayon ng lahat ng mga tao ang kamatayan. Amen. Ngayon, noong pong nakaraang linggo, inalamdin po natin ang kahulugan sa Biblia ng kamatayan. Ano po ba ang definisyon ng kamatayan sa Biblia? Binasa po natin noong nakaraan yung Santiago 2:26. Ano po? Sabi po dito, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Doon po sa Ganap na Buhay, kasalin po ng Ganap na Buhay Biblia, mas maganda po yung pagkakasalin. Sabi po doon, sapagkat kung paano ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay. Sa Biblia po pala, naunawaan natin ang kahulugan ng kamatayan, yung pong paghiwalay ng espiritu sa katawan. Ano po? Kapag po yung espiritu hiwalay na sa katawan, patay na po yung katawan. Ano po? Hindi na po kikilos yung katawan, hindi na po gagalaw yung katawan. Ang kamatayan, paghiwalay o separation ng espiritu sa katawan ng isang tao. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi po, ang tao, ang ating pong kabuuan, ayon po sa Biblia, ano po, ito po ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Unang Tesalonica 5:23. Tayo pong mga tao, meron pong bahaging spiritual, meron pong bahaging physical. Amen po ba? Yun pong espiritu at kaluluwa, yun po yung non-material ng physical. Ano po? Ang physical po, yung pong ating body, ito pong ating katawan. Ngayon po, may pagkakaiba-iba po yung tatlo na yan. Yung pong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung pong espiritu, yan po yung ating kamalayan sa Diyos. Yung pong kaluluwa, yan naman po yung ating kamalayan sa sarili bilang tao. Yan po yung nagugutom, nauuhaw, natutuwa, nagagaling, nasasaktan. Ngayon, yun naman pong katawan, yan naman po yung may five senses. Nasusundan po ba natin? Ngayon, balik po tayo doon sa Santiago 2:26 na sinasabi, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Ibig sabihin, mayroon pong kamatayang physical. Ano po ba yung kamatayang physical? Kapag ang katawang ito, iniwanan na ng espiritu. Humiwalay na po yung espiritu sa katawan. Ibig sabihin, mayroon din pong kamatayang spiritual. Kung paanong may kamatayang physical, mayroon din pong kamatayang spiritual. Ngayon, ano po ba yung kamatayang spiritual? Yan po yung mababasa natin sa
Efeso 2 at 1. Sinasabi po dyan, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito po naranasan ng mga taga-Efeso. Ano po? Dati po silang mga patay dahil po sa kanilang pagsalangsang at mga kasalanan. Pero muli po silang binuhay. Ano po? Ngayon, ang kamatayang espiritual, ito po yung paghiwalay, ano, pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ano po? Physically buhay, kumikilos, gumagalaw, pero spiritually patay. Bakit? Dahil po walang kaugnayan sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, ano po? Hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Kasusundan po ba natin? Kasi po, ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ito po pala yung ano, barrier. Ano po? Ito po pala yung kaya pala ano, may namamakita. Ito yung po kasalanan. Ito po nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Bababasa po natin yan sa Isaiah 59:2. Ganito po ang ating mababasa. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito po yung sinasabing kamatayang spiritual sa Biblia. Ang maraming tao na atin po nakikita sa panahon natin ito, ano po, ang karamihan po, patay spiritually, pero buhay physically. Bakit? Kasi po, pagdating po sa kaugnayan sa Diyos, ano po, wala po silang relasyon sa Diyos. Putol po ang relasyon. Amen po ba? Nasusundan natin. Sa Biblia po, dalawang klase po ang kamatayan. Ano po yon? Kamatayang physical, kamatayang spiritual. Ang katunayan po na talagang meron pong dalawang klase ng kamatayan, yung pong nakasulat sa Mateo 8:21-22. Kung babasahin po natin itong talata mga kapatid, dito po, nagpapaalam po yung isang alagad sa ating Panginoong Hesukristo na siya po ay makauwi para po mailibing yung kanyang ama na namatay. Nagpapaalam po yung isang alagad. Ano po ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? 22. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dito po sa talatang ating binasa, mga magulang at mga kababayan, dalawang klase po ng patay ang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Isang patay na ililibing at isang patay na maglilibing. Amen. Salamat po sa Panginoong Diyos. Sa Biblia po, dalawang uri po ang patay. Patay physical at patay spiritual. Pagka po patay na physical, wala na pong buhay na katawan, hiwalay na po yung espiritu sa katawan. Iyon po yung inililibing. Ano po? Iyon din po yung kinikremate. Iyon po yung puso kaya. Ano po? Patay spiritual, sila po yung ang gusto ay mabuhay sa kasalanan, mabuhay sa kalayawan. Sa paningin ng Diyos, sila po ay mga patay kahit sila po ay kumikilos. Amen po ba mga kapatid? Kasusundan po ba natin? Yan po ang naging resulta. Yan po ang nangyari dahil sa pagsuway ni Adan sa Diyos. Pumasok po ang kamatayan at dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kapag po sinabing kamatayan, dapat pala maunawaan natin dalawang klase po ang kamatayan. Kamatayang physical, kamatayang spiritual. Amen po ba? Ngayon po, eh meron po mga tutol, yung pong mga atheists. Ano po? Kasi po, nung mabasa nila yung sinabi ng Diyos kay Adan na sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Isa po ito sa mga ginagamit na batayan ng mga atheists na hindi totoo ang Biblia, kaya daw po sila hirap maniwala sa Biblia,
at sa Diyos, kasi doon daw po, kasi sinabi ng Diyos kay Adan, kapag kumain si Adan, mamamatay siya. E bakit daw po umabot pa si Adan ng 930 years? E binasa po nila yung Genesis 5 at 5. Sinasabi po dyan, at ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. Dito po sila nag-i-inject ng pagdududa doon po sa mga naniniwala sa Diyos. Kung totoo ay ka ang Diyos, sa kanyang sinabi kay Adan, eh bakit ay ka pumalpa? Bakit ay ka sumablay ang Diyos? Yan po. Kasi daw sabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain ng bunga, mamamatay ka. Pero hindi naman daw namatay si Adan. Umabot pa ng 930 years at saka pa lang namatay. Eh, nakakaawa po sila. Bakit? Kasi po hindi nila naiintindihan ng Biblia. Si Adan po, ano po, tandaan po natin mga magulang at mga kapatid, si Adan po, nung araw na siya po ay kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos, namatay po agad. Yes. Hindi po totoo na ang Diyos po ay sumablay. Doon po sa sinabi kay Adan. Sila po ang sumablay, yung mga atheists. Ano po? Patay po agad si Adan. Naranasan po agad ni Adan yung kamatayang spiritual. Sa araw na si Adan po ay kumain, patay po agad. Patay spiritually. Putol ang kanyang kaugnayan sa buhay ng Diyos. Wala nang relasyon sa Diyos si Adan mula nang siya ay sumaway sa utos ng Diyos. Amen po ba? Ayawag po tayo mapaniwala mga kapatid na ang Diyos po ang sumablay. Sila po ang sumablay. Yung pong kabatayang espiritual nung araw na si Adan po ay kumain ng bunga na ipinagbabawal, naranasan po agad ni Adan yung kamatayang espiritual. Amen. Ang kamatayan po sa Biblia, dalawa po yan. Pareho po ng kahulugan. Separation o pagkahiwalay. Yung pong kamatayan is spiritual, yan po yung pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun naman pong kamatayan physical, pagkahiwalay ng espiritu sa katawan. Yung pong kamatayan spiritual, yan po yung unang-unang kamatayan na naranasan ni Adan. Ano po? Pagkatapos po yung kamatayang physical. Yung pong 930 years at saka po siya namatay, yun po yung kamatayang physical. Ano po? Ano po yun? Later part na po yun. Huling bahagi na po yun, yung physical death. Ano po? Yung spiritual death, yan po ay naranasan, nangyari agad kay Adan. Tandaan po natin, ang unang kamatayang naranasan ni Adan, yun po, kamatayang spiritual. Yung pong kamatayang physical, yan po ay nangyari kay Adan after 930 years. Amen po ba? Maliwanag po ba? Ano po? Nakita na po natin ang mga dahilan, bakit hindi natin napipigilan ang kamatayan. Ano po? Kasi po, yan po ay itinakda ng Diyos. Ano po? Hindi po natin maiiwasan yan. Dapat po natin pag-aaral. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pag-aaral sa paksang ito, ang ating pong kasunod na tanong, ano-ano ang nagaganap sa pagsapit ng kamatayan sa mga pumanaw nating mga mahal sa buhay? Alamin po natin, ano po ba yung mga nagaganap? Ano po, kapag po sumapit na po yung kamatayan doon sa ating mga mahal sa buhay. Ano po, physical na kamatayan po yung ating pong tatalakayin. Iyan naman po ang bahagi ipaglilingkod sa atin ni Kapatid na Willie sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ng ating paksa. Salamat po sa Holy Spirit sa ginawa niya pong pag-antabay sa ating pag-aaral ngayong umaga. I hope mga magulang at mga kapatid, pare-pareho po tayong na-refresh dito po sa ating ginawang pag-aaral. Salamat po sa Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Paalam na.
Muli po, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood, nakikinig dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy po natin ng ating paksa na pinag-aaralan kung paano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa na ipinaglilingkod at ito nga po ay topic series. Inumpisahan po natin noong nakaraang linggo ng May 15. Ngayon po kasi ay May 22 na. At sa unang bahagi po ng ating paksa, naunawaan po natin na ang kamatayan, ito po ay itinakda ng Diyos sa ating mga tao. Hindi po ito kayang mapigilan ng sino mang tao. Hindi po kaya yang mahadlangan ng sino mang tao. Kaya ito pong kamatayan, ito po ay hindi maiiwasan. Death is inevitable. Tama po ba? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sa YouTube ay merong 15 sa YouTube. Sa Facebook po ay na-disconnect po ang sabi sa ano sa Facebook. Pakibigay lang yung link sakali na ano na nahihirapan sa Facebook eh dito sila sa YouTube. O ngayon, ito pong kamatayan itinakda ng Diyos yan sa tao. Bakit? Kasi noong si Adan po ay sumuway sa utos ng Diyos. Noong labagin ni Adan yung utos ng Diyos na huwag kakain noong ipinagbabawal na bunga. Noong araw na si Adan ay kumain noong ipinagbabawal na bunga, si Adan po ay namatay agad. Ano po yung kamatayang naranasan agad ni Adan? Yung kamatayang spiritual. Kasi po sa Biblia, dalawa po ang klase ng kamatayan. Kamatayang spiritual at kamatayang physical. Ngayon, nakahulugan po ng kamatayan sa Biblia yung pagkahiwalay, separation. Yung tao po, pagka po dahil sa kasalanan, eh siya po hiwalay sa Diyos nun. Wala siyang relasyon o kaugnayan sa Diyos. Ngayon, yun naman po kamatayang physical, yung espiritu naman ay hiwalay na sa katawan. Yun po yung ating natutunan dito po sa unang bahagi ng ating paksa. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo po noong mayroong nagpapaalam sa kanya na alagad na gusto muna niyang makauwi para yung kanyang patay na tatay ay mailibing. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pabayaan mong ilibing ng patay ang kanyang sariling patay. Ibig sabihin, talagang dalawa klase po ang patay. Yung isang patay na physical, inilibing po yun. At yung isang patay na spiritual, yun naman ang mag-ilibing. Oh, yun po ang dapat nating maintindihan dyan. Si Adan, ang buhay po niya umabot pa ng 930 years. Eh yung iba po, na mga nagbasa ng Biblia, na hindi nga sila sumasampalataya sa Diyos, mga atheist sila, sinasabi nila na hindi raw totoo yung sinabi ng Diyos, nagkamali raw ang Diyos nung sabihin kay Adan na sa araw na ikaw ay umain, eh walang pagsalang mamamatay ka. Eh tinanyoy ka, umabot pa ng 930 years ang buhay ni Adan. Hindi ho nila naunawaan na yung sinasabi ng Diyos kay Adan na sa araw na ikaw ay kumain, walang pagsalang mamamatay ka, ang tinutukoy po ng Diyos doon ay yung spiritual na kamatayan. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba dito po sa mga nasa YouTube live? Wala pa rin sa Facebook.
O, tayo po ngayon ay nasa YouTube lang po ngayon. Nagka-problema po ang Facebook. Yung nag-aasikaso po ng ating Facebook Live. Kaya yung mga nasa Facebook, lipat po muna rito sa YouTube Live. Naibigay naman natin yung link. Sinabihan din natin na may problema sa Facebook. Kaya dito sila sa YouTube para mapanood nila itong ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yan ang kagandahan na dalawa ginagamit natin, Facebook Live saka YouTube Live. O ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating paksa, yung iniwang katanungan sa atin, ano ang mga nagaganap sa pagsapit ng kamatayan sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay? Mag-focus po tayo, mga kapatid, sa physical na kamatayan, yung physical death. Pag po ba yan ay nangyari na, sumapit na yan, ano ho ba ang mga nagaganap? Kagaya po ngayon, nagduduksa po ang showbiz industry dahil sa pagpanaw ni Susan Roses. Biyernes po yun eh, no? Biyernes. Bago po ako matulog ay nandiyan na po yung balita. Mabilis po sa Facebook eh. Tapos ay sumunod na po yung balita sa telebisyon. Nakinukumpirma na nga pong pumanaw si Susan Roses. Paborito ho ng nami ko yun. Kaya ako bata pa. Talagang lumaki rin po ako na napapanood ko yung kanyang mga pelikula. At siya po kasi aktibo eh. Hanggang ngayon eh, nasa television ha, si Lola Flora. Talagang aktibo po siya sa television. At marami nga po ang nalulungkot dyan po sa kanyang pagpanaw. 80 years old, ayon po sa balita. O ngayon, gagaya po niyang pinag-uusapan ngayon na personalidad na pumanaw, sikat na artista. Ano po ba ang nangyayari pag po meron tayong mahal sa buhay na pumanaw? Sa Biblia po, ano po ba yung mga pangyayaring nagaganap dyan? Basahin po natin ang sinasabi sa 3:19 ng Henesis. Ganito po ang ating bababasa. Noong magkasala na po si Adan, ito na po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Tandaan natin, noong kumain si Adan, noong ipinagbabawal na bunga, namatay kay Adan yung kanyang espiritu. Spiritual death po ang agad naranasan ni Adan. Ngayon, yung kamatayang physical po ang ating bigyan po ng pansin. Noong kausapin po ng Diyos si Adan, pagkatapos na siya magkasala, ano po ang sinabi ng Diyos? Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ano po ang dapat nating maunawaan? Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, pag po sumapit na yung kamatayang pisikal, ano po yung sinabi ng Diyos kay Adan? Sabi po ng Diyos kay Adan, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Ito na po ang mangyayari sa tao pagkatapos na mahulog sa kasalanan. Noong hindi pa po kasi nagkakasala si Adan, hindi niya kailangan magpagod. Tama po. Hindi niya kailangan magpatulon ng pawis. Naintindihan niyo po ba? Hindi niya kailangan magpakahirap, magpakapagod para lang makakain. Nandiyan lahat ng kailangan ni Adan eh. Tama po. Pipitas lang po ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan.
Kasi noong mga panahon po na yon, eh, hindi naman po kumakain ng karne ang tao. Tama po. Ang pagkain lamang ni Adan ay mga prutas. Hindi naman na ang tao po eh ang katutubong pagkain ay kumain ng karne. Yung pagkain po ng karne, yan po ay nangyari lamang yan pagkatapos na po ng bahang gulaw sa panahon na po ni Noe. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook o sa YouTube live. Naintindihan niyo po ba yon? 26 na ang nasa YouTube live po natin. Facebook live, wala pa rin. Ha? Sabihan niyo lang po ako, ha? Yun pong pagkain, meron na. Meron na po ngayon. Nakabalik ang Facebook live. Meron po ngayong sa kasalukuyan ay 4 sa YouTube 25. Oh, dapat na makita natin yun, yung pagkain po ng karne, ng hayop, hindi naman yan talaga ang original na pagkain na inilaan ng Diyos para sa tao eh. Yun pong pagkain po ng prutas, mga bunga ng punong kahoy. O ngayon, si Adan, ito na ang kanyang mararanasan pagkatapos ng kanyang ginawang kasalanan. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka. Yung ating katawang ito, ha? Katawang lupa po ang tawag. Dahil ito po'y nanggaling sa alabok. Pagka ang tao po'y namatay na, yung katawang lupa ay babalik sa lupa. Amen. Naintindihan po ba ng mga nasa YouTube, Facebook yan? Ha? Ang katawang lupa, ha? Dahil ito po ay nanggaling sa lupa. Pagka po tayo namatay na, ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Nagmula sa lupa, magbabalik na pusa ang buhay mo sa lupa na mula. Ayun yung inaawit-awit ni Rico J. Ha? Yun po ay hinango rin sa Biblia po yun na si Adan, noong likhain ng Diyos, yung kanyang katawan ay nanggaling po sa lupa. Kaya ang sinabi ng Diyos kay Adan, eh, dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ito po yung isang nangyayari. Pagka po sumapit na po ang kamatayang pisikal sa ating mga tao. Ano po yon? Yung ating katawan, dahil humiwalay na yung espiritu, o yung katawan po, patay na yun. Nagkakaintindihan po. Ha? Ang nakakaranas po ng kamatayang pisikal, yung ating katawang pisikal. Amen. Di po ba ang tao ay tatlong bahagi? Espiritu, kaluluwa at katawan. Ang namamatay sa tao, yung kamatayang pisikal, yung katawan. Ngayon, yung katawan, pagkapatay na, ililibing po yan. Tama po. Ngayon, dahil nang galing sa lupa, babalik sa lupa. Nagkakaintindihan po. Mag-amen naman po yung mga nasa YouTube at nasa Facebook na naintindihan po yan. Ah, yun ho kasi pag-amen, ibig sabihin, yun po'y pagsang-ayon. Ah, malamang ko lang kung ito po ay nauunawaan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Inaalam natin sa Biblia kung ano po ang mga nagaganap, nangyayari pagka po ang isang tao po ay namatay physically.
Sumapit na yung kamatayang pisikal. Bakit po nangyari yung kamatayang pisikal? Kasi meron pong humiwalay sa katawan. May umalis dyan eh. Ano po yung humiwalay, umalis sa katawan? Yung espiritu. Pagka yung katawan, wala nang espiritu, patay na yon. Ano mangyayari sa katawan? Ano po? Dahil patay na. Ito po ay dahil nanggaling ito sa lupa, ito po ay babalik sa lupa. Ngayon, ang ating tanong ganito, eh yung espiritu, yung humiwalay sa katawan, saan mapupunta yun? Interesado po ba ang mga nasa Facebook at nasa YouTube? Ha? Nasusundan niyo po ba yung flow ng ating discussion, yung daloy ng ating paksa? I hope nakakasunod po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ito pong katawan, dahil humiwalay na espiritu, patay na yung katawan. Magbabalik po sa lupa yung katawan. Eh yung espiritu po na umalis sa katawan, saan po iyon magpupunta? Ha? Saan po pupunta yung espiritu? Kasi yung katawan babalik sa lupa. Eh yung espiritu na umalis sa katawan, saan magpupunta yon? O ito po ang ating ano dyan. Ito po ang ating sagot po dyan. Kapag ka po yung taong namatay, eh Kristiyano, sumasampalataya sa Diyos. Ha? Yung espiritu noong Kristiyano, saan po pupunta? Eh dahil sa Diyos po yung ano, yung namatay, ha? Kristiyano, namatay, yung espiritu po ng Kristiyano, babalik sa Diyos. Nagkakaintindihan po. Ha? Ang sinasabi ni Brother Willie, sa parte po ng mga sumasampalataya, sa parte po ng mga Kristiyano, namatay ang isang Kristiyano, sumasampalataya kay Jesus Christ, namatay ang kanyang katawan, babalik yun sa lupa. Ngayon, yung espiritu po na humiwalay sa katawan ng Kristiyano, babalik yun sa Diyos. Basa, Hebreo 12 at 23. Ganito po ang ating mababasa. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ano po ang ating nabasa dito po sa Hebreo 12:23? Sana makinig muna kayong mabuti. Ha? Sana yung paksa pong ito eh, dito po na kayo mag-focus. Kasi napapasin ko eh, yung talakayan ongoing. Eh, tapos eh, yung mga question, lagi na lang may dumadating. Eh, bagamat yan eh, welcome sa programa, siguro po eh, yung mga tanong, kahit mamaya nyo na lang i-post yung bago tayo magtapos. Later part na lang kasi, ito lang ha, i-ano ko lang sa inyo. Kasi pag naglagay kayo ng tanong dyan at nabasa yan ng iba pa, pwede yung ma-distract sila sa topic eh. Pwede sila yung pinoproblema yung tanong, maging problema na rin nila. Tama po. Ah, yung interest ng marami sa paksa, madadivert doon sa tanong ninyo. Kaya sana maintindihan nyo po itong programa natin. Ako, okay lang sa akin kasi kahit anong mamabasa ko dyan eh, diretso ako sa paksa ko eh. Hindi nyo naman ako mauuga eh. Hindi nyo ako madidistract. Ang akin pong concern, yung iba na nag-post kayo ng tanong habang itong ang paksa, hindi pa tapos eh.
Series nga po ito eh. Ha? Ang worry ko po, yung ibang makakabasa, na baka pati sila maging problema na rin yung tanong ninyo. Ha? At yung paksa, hindi na sila makapag-focus. Ha? Kaya, kay Hope, hindi nyo naman po mamasamain yung aking sinasabing ito. Kasi kung may tanong po kayo, pwede nyo namang isulat yan para huwag nyo makalimutan eh. Sulat nyo lang. At bago po matapos ang programa, saka nyo ngayon i-post dyan. Kasi, ano po eh, hindi ho kasi maganda rin eh na habang mayroong paksa na kasalukuyang tinatalakay at ito po ay topic series, eh meron na naman pong mga mababasang mga panibagong mga tanong na pwede hong makakuha ng atensyon ng mga ibang mga narito sa programa. Sana ganun na lang ang gawin noong mga narito. Merong mga pumasok na tanong sa inyo, sulat nyo na lang muna sa isang papel. Tapos po, bago po matapos ang programa, alam nyo naman pong dalawang oras ito eh, doon nyo na lang po i-post yung inyong mga tanong. Kaysa naman na ako po'y nagpapasakali pa lang, may mababasa akong mga tanong. Sa akin kasi walang problema yun. Sanay po ako eh. Kahit ano pa mabasa ko yan, diretso lang po yung topic ko eh. Ang pinoproblema ko po yung iba. Na pag nabasa na yan, bay, oo nga, ano. Pwede, hindi na sila sa paksa makaka-focus. Doon na lang sa tanong na nabasa. Ha? Sana maintindihan tayo ng mga nakakasama po natin sa ating Bible study ito. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. O, kita niyo ako po, kahit anong mangyari, nakakabalik ako sa paksa. Yung mga Kristiyano po na namatay, ano nangyayari? Yung katawan babalik sa lupa. Yung espiritu ng Kristiyano babalik sa Diyos. Ano ang batayan natin? Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit po pala na doon yung iglesia. Ang tawag ng iglesia ng mga panganay. Ngayon, sino-sino po ang mga bumubuo sa iglesia ng mga panganay sa langit? Ang sabi po rito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal sa langit po pala. Na doon po yung iglesia ng mga panganay. At yung iglesia ng mga panganay, ang bumubuo po pala dyan yung mga espiritu ng mga taong ganap. Ha? Yung iglesia ng mga panganay. Yan lang, issue na yung iglesia ng mga panganay na yun. Pero hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Marami po kasing, pag binasa mo yung talata ng Biblia, marami pong laman yan eh. Pero gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung mga espirito ng mga taong ganap na pinasakdal. Sila po yung mga sumasampalataya sa Diyos, mga Kristiyanong pumanaw. Pagka po pala ang pumanaw, namatay, ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung kanilang espiritu na pupunta na sa langit. Amen. Kaya, meron na ho bang mga tao sa langit? Ha? Yung mga naturuan ni Brad Ele, nakikinig ba kayo? Ha? Yung mga nandiyan sa apale, magmatigas sa ulo. Ha? Ayan, Hebreo 12:23. Yung mga espiritu ng mga taong ganap
Sila yung mga pumanaw na mga sumasampalataya. Sabi, mga tao po yun, espiritu ng mga taong ganap. Nasaan? Nasa langit. Kaya, meron na hubang mga tao sa langit. Meron na, marami na. Ha? Meron kasing nagtuturo, wala pa raw tao sa langit, Brad Pitt. Ha? Wala pa rohong tao sa langit dahil ang batayan walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makapitbagay ang anak ta, ang anak ng tao na nasa langit, Juan 3:13. Mm. O yan. Eh, ang tagal na panahon po eh, nandyan yung mga video na yan na sumasagot si Brad Eli. Brad Eli, meron na po bang tao sa langit? Wala! Yun agad na sagot ni Brad Eli dahil yung Juan 3:13, lagay mo nga yung talata. Ha? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Pag binasa ni Brad Eli po ito noong araw, yanika ang patunay na wala pang tao sa langit. Dahil walang umakyat sa langit. Yan, alam ko po yan, 19 na taon. Ganyan ang turo, paliwanag. O nung umalis na ako sa grupo ni Brad Eli, ipinaunawa po sa akin ng Holy Spirit. Mali pala si Brad Eli. Mali yung pagkaunawa din sa talata kasi ang nakasulat, walang umakyat sa langit. Eh, nabasa ko eh, meron po iniakyat sa langit. Abi, iba ka po yun. Tama po. Tayo naman yung mga Tagalog eh. Pagka umakyat, ibig sabihin sa sarili mong pasya, sa sarili mong kalooban, sa sarili mong kagagawan. Tama po. Yun po yung umakyat. Pero pag sinabing iniakyat, ha, iba po yung iniakyat. Nakakaintindihan po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha nyo po yung punto na yon. Eh nabasa ko, si Propeta Elias iniakyat sa langit. Ikalawang hari, 2:11, mababasa po yun. Ah, iniakyat sa langit si Propeta Elias. Kaya, nasa langit ng Propeta Elias. Hindi siya umakyat doon. Iniakyat. Oh, yung mga nandyan sa Facebook, nasa YouTube. Sige po. Kung kayo po ay aral kay Brother Eli, o paano pong kinokontra ko ba yung sinabi ni Jesus Christ? Hindi eh. Hindi ko ho sinasalungat itong Juan 3:13. Binibigyan ko lang po ng pansin yung hindi napansin ni Brad Eli. Ang nakasulat po, walang umakyat sa langit. Eh, yung nangyari po kay Propeta Elias, siya po ay iniakyat sa langit. Sa magandang balita, Biblia, maliwanag po. Babasahin ko, 2:11 po ng ikalawang hari. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karuahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nag-uusap po kasi ang dalawang propeta, Propeta Elias, Propeta Eliseo. Ngayon, habang sila po'y nag-uusap, naglalakad, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang arwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. O, ayan po yung sinasabi natin. Ha? Iniakyat sa langit ang Propeta Elias. Hindi siya umakyat sa langit. Kaya hindi ito salunga sa sinabi ni Jesus Christ. Walang umakyat sa langit. Tama po. Ang nagkamali si Brad Eli. Nagkamali ng unawa yung inyong most sensible preacher.
Pasensya na po sa mga fanatics, ha? Sa mga diehard, Brad Delby. Ha? Hanggang ngayon, eh, tinitreasure nila yung video ni Brad Delby. Ha? Ang sinasabi raw, eh, kaya daw ayaw na magpatanong ng bagong leader. Lahat daw kasi ng tanong nasagot na ni Brad Delby. Wow! Lahat daw kasi ng tanong nasagot na. Eh, hindi naman na gano'n ang sinasabi ni Brad Delby. Sabi ni Brad Delby, nung kami magkasama pa, sa lahat ng mga lugar na aming napuntahan, ang tanong ng mga tao ulit-ulit lang. Mga nasa 10% pa lang daw noong mga tanong na inaasahan niya, ang mga nasa lubong niya. 10% pa lang yun at dahil ulit-ulit lang. Hinihintay daw ni Brad Delby yung mga mabibigat na tanong. Ha? Yun na sinasabi ni Brad Delby nung kami magkasabi. Mga 10% pa lang nung mga tanong ang kanyang nasa lubong. Naghihintay pa siya nung mga mas mabibigat na tanong. Eh yung palang mas mabibigat na tanong, sa akin palang ang gagaling yun. Noong tinatanong ko na, hindi na sumagot. Umiwas na sa akin. Ngayon, sana nakuha ng ating mga taga-subaybay yung pumanaw na sumasampalatayang Kristiyano. Ano nangyayari? Yung katawan babalik sa lupa. Yung espiritu babalik sa Diyos. Kasi sa Diyos yung namatay eh. Tama po ba? Nagkakaintindihan po. Pagka ang namatay eh sa Diyos, sumasampalataya, yung espiritu ng taong namatay babalik sa Diyos. Eh nasan ba ang Diyos? Nasa langit. Kaya marami na pong mga tao sa langit, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Marami na pong mga tao sa langit. Si Abraham, nasa langit na po ba yun? Ha? Yung mga nababasa po nating mga personahe ng Biblia, ha? Kagaya ni Abraham, kagaya ni Abel, ha? Kagaya po ni Noe. Oh, yung mga binabasa po natin sa Biblia na mga personahe, ha? Mga tao na mga banal, mga naglingkod sa Diyos, nasaan na sila? Nasa langit na. Eh, sa turo po ni Brad Delby, Brad Delby, natatandaan nyo, pag daw namatay ang tao, ano mangyayari? Matutulog lang. Tama po. Tulog lang ika yan. Tapos gigisingin ika pag babalik ni Jesus Christ. Di po ba? Ganun eh. Patay lahat, tulog lahat. Para kay Brad Delby. Ha? Natutulog sa alabok ng lupa. Magigising lang pag bumalik na si Jesus Christ. Opo, bubuhayin yung mga patay. Ay hindi po ganun sa Biblia. Namatay ang isang sumasampalataya. Ano ang nangyayari po mga magulang at mga kaibigan? Ha? Yung namatay na sumasampalataya, yung katawan niya malilibing, babalik sa lupa. Pero yung espiritu, nung sumasampalataya, tinatanggap na po yun sa langit. Tingnan niyo po ang nangyari dito po kay Esteban. Nang siya po'y batuhin, binato si San Esteban. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Ano ang nangyari? Basahin po natin ang 7:59, 60. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Yan po yung sinabi ni San Esteban sa Panginoong Hesukristo. Binabato siya eh. Ang sabi ni San Esteban, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ano po ang nangyari? Si Senta. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Yung saling nakatulog po, sa ibang saling po, namatay. Ang ibig sabihin,
Ngayon, ano dapat nating mapansin dyan? Si San Esteban, bago po siya namatay, ang kanyang sinabi sa Panginoong Hesus, tanggapin ang kanyang Espiritu. Eh, nasan po ba ang Panginoong Hesus? Nasa langit. Tama po ba? Ngayon, sinabi ni San Esteban, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Ang tanong, tinanggap ba ni Jesus Christ ang Espiritu ni San Esteban? Tinanggap po ba? Ano po sagot ng mga nasa YouTube, nasa Facebook? Ha? Salamat na po, naman po naintindihan nyo na. Huwag kayong tanong ng tanong. Salamat naman kayo po ay maunawain naman. Kasi, ganun po eh. May tanong kayo, sulat nyo. Ha? Mamaya nyo ngayon i-post bago matapos ang programa kasi hindi ko naman talaga yan na ma-accommodate ngayon eh. Private message nyo ako. Ang iniiwasan ko lang kasi yung iba ho kasi ma-divert yung kanilang atensyon doon sa mga tanong na sumusulpot dyan. Sa akin, walang problema yun eh. Ngayon, doon sa pinag-uusapan natin, noong sabihin ni San Esteban sa Panginoong Hesus na tanggapin mo po ang aking Espiritu, tinanggap pa ni Jesus Christ. Tinanggap! Tinanggap! Kaya nga sa Hebreo 12:23, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nagkakaintindihan po. Kaya nga dapat talaga, yung mga video ni Fratelli, wag na pong gamitin eh. Obsolete na yun. Tama ho ba yung word ko, obsolete? Phase out na po yun. In other words, ha? Noong isang araw ko nasa butika, nautusan akong bumili ng penicillin. Sabi ko, meron ho ba kayong penicillin? Sir, face out na po yun. Sabi ko, ba naman ako inutusan yung bumili ng penicillin? Wala na pala yun. Parang ganun yung mga videos ni Brad Eli, parang penicillin na lang. Face out na. Yung mga fanatics din nagagalit sa akin, Brad Eli. Yung mga diehard ni Brad Eli, galit na galit pagka nababanggit ko na yung mga videos ni Brad Eli, pambasurahan na lang yun. Itapon na sa basurahan. Lalo po ngayon, meron tayong bautismo June 12. Na po, may mga naturuan si Brad Eli, ang kanilang thinking, Brad Willie, mukhang hindi na po ako karapat dapat magpabautismo eh. Bakit naman? Marami na ho akong nagawang kasalanan. Hello! Nalulungkot po ako sa mga ganun na yung aral ni Brad Eli talagang tumimo, yung talagang nabaon sa kanilang isip, Brad Melvin, na meron tayong bautismo po sa June 12. May nagsabi sa akin, Brother Willie, parang hindi na po karapat dapat dyan sa bautismo kasi sa sobrang dami na po ng mga kasalanang nagawa ko. Sabi ko, ganyan talaga pag nanggaling sa grupo ni Brad Eli. Kasi sa iglesia na yon, ang ipapakilala sa iyo yung kasalanan. Hindi yung pagliligtas ni Jesus Christ. Ang na-magnify sa mga naturuan ni Brad Eli, natuto kay Brad Eli, yung bigat ng kasalanan eh. Hindi nila nabigyan ng pansin na si Jesus Christ, yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang dugo, kayang bayaran lahat ng kasalanan. Amen. Purihin ng Panginoon. Doon ako nalungkot. Sabi ko lang sa kapatid, kapatid, ikaw kasi nakapokus ka sa kasalanan. Ikaw ay sin conscious. Kumbaga, ang kamalayan mo sa kasalanan.
Dapat ka ako kapatid, focus kay Jesus Christ. Amen. Masdan natin si Jesus. Hebreo 12:2. Nagkakaintindihan po, yung kasalanan, itabi namang walang liwag. I-set aside. Hebreo 12:1. As simple as that. Ha? O babasahin ko. Kaya, yamang nakukugtog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ito po dapat ang matutunan natin. Hindi yung natutunan yung Ebrad Ele na yung kasalanan po doon nakapokus ang mga miyembro eh. Kaya halimbawa, nagputol ng buhok, Brad B, babae, iniisip siya yung impyerno eh. Ah, siya eh, wala ng kaligtasan. Ha? Meron pa po akong ano eh, nung bago pa lang ako sa grupo ni Brad Eli, eh di uso po nung panahon na yun yung mga ihaw-ihaw. Ha? Eh, meron kasing nagtanong kay Brad Eli, siya Ropoy, bumili lang naman ng barbecue. Eh kasi doon sa barbecue, nasabay sa pag-iihaw yung Betamax, yung dugo. Ha? Eh yung nagtatanong kay Brad Eli, hindi na po napagkakatulog eh. Brad Eli, kasi po ang nangyari, nung ako po'y bumili ng barbecue, may kasabay pong iniihaw na Betamax na dugo. Eh, Brad Eli, nagkasala po ba ako? kasalanan po ang binigyan ng pansin eh. Doon sila nakatutok sa kasalanan eh. Oo. Hindi yung nakita yung pagliligtas ni Jesus Christ, yung sakripisyo ng Panginoong Hesus Kristo. Sana yung mga dati nating kasama, it's about time na magising na po kayo. Matauhan na po kayo. Kalimutan niyo na po yung mga natutunan niyo kay Brad Eli na talagang nagpapahirap sa inyo hanggang ngayon eh. Dahil po po sila pagkakagawa ng kasalanan. Ganun ka agad eh. Pagka nakagawa ng kasalanan. Meron pa nga Brad Eli eh. Halimbawa, si Nagali. Ha? Sumama loob. Eh, hindi ka ako sasamba. Ba't ka ako yung pagsamba ang naapektuhan? Eh, kasi turo ni Brad Eli, pagka ikaw galit ka, masama loob mo, huwag kang dadalo. Dahil baliwala lang. Sabi ko, ang dapat yung gawin, yung sama ng loob ang alisin ninyo at kayo dumalo. Tama po? Eh, hindi eh. Hindi na lang ako dadalo kasi galit ako eh. Bakit ka mo ganun kayo? Eh, di ba, sabi ni Brad Eli, pagka nagalit ka, sumama loob mo, huwag ka nang dadalo kasi baliwala. Kaya sabi ko, maliga ko yung tanong nyo, natutunan nyo na yan. Ang dapat, alisin ang sama ng loob, alisin ang galit, at ikaw ay dumalo. Nagkakaintindihan ko. Yung iba pong mga miyembro, pag nakagawa ng kasalanan, ayoko na ikaw manalangin sa Diyos, nahihiya ako. Oo. Yun ang kanilang ganun eh. Yung sa kasalanan sila, nakapokus. Sila eh? Sin conscious. Hindi sila Christ conscious. Dapat mabago na po yan. Dapat maalis na po sa atin yan. Ngayon, bakit tayo nakarating dyan? Ang sinasabi ko po kasi, marami na po kasing mga nandiya sa video si Brad Eli, obsolete na, phase out na po iyon, mga maling turo na dapat na natin itapon sa basurahan.
Ha? Walang tao sa langit. Marami na po yung ating mga mahal sa buhay na alam naman nating sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ha? Nasa langit na sila. Tinanggap na po sa langit ang kanilang espiritu, kagaya po ni San Esteban. Ngayon, ano po patunay natin sa Biblia? Na pagka po ang tao ay namatay, ha? Kung sa Diyos siya, pupunta yung espiritu sa Diyos, babalik na sa Diyos, tatanggapin sa langit. Ngayon, pagka naman hindi sumasampalataya yung namatay, iba naman ang pupuntahan doon. O, basahin natin. Sa isang talata ni San Lucas, Kapitulo 16, 19 hanggang 26. Ganito po ang ating mababasa. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Ang binasa po natin, mga magulang, mga kaibigan, hindi po ito talinghaga. Ha? Uulit-ulitin ko po. Uulit-ulitin ko sa'yo. Ha? Meron kasing mga ayaw sa sinasabi ko eh. Hindi nila matanggap na hindi talinghaga po ito. Sila sinasabi, talinghaga daw yan. Let me educate you. Yan ang bagong word niya yung term. Pag ho talinghaga o parable, wala pong proper noun. Walang proper names. Tandaan po natin, pag talinghaga o parable, hindi po binabanggit yung mga proper noun. Eh dito po may binanggit proper noun din. Lazaro. Nagkakaintindihan po yung mga nasa Facebook, YouTube. Ha? 39 na pala yung nasa YouTube natin. Sa Facebook naman ay 26. Praise the Lord. Ha? Marami po tayong kasama. Oh, tanggap niyo po ba yung sinasabi ni Brad Willie? Pagkatalinghaga, wala pong ano, proper noun. Eh dito po eh, meron eh, Lazaro eh. Kaya dapat, disregard nyo po yung nadinig nyo na yun na talinghaga. Kay Brad Eli din po, talinghaga yan. Ha, yung talinghaga, ika nung mayaman at kay Lazaro. Hindi talinghaga po yun. Ha? Hindi talinghaga. Basahin nyo po ang mga talinghagang itinuro ni Jesus Christ. Walang mababasa mga pangalan. Ha? Yung sa alibughang anak, talinghaga yun. Talinghaga ng manghahasi. O, wala pong pangalan yun. Ha? Naintindihan niyo po ba? Yung mga talinghaga sa Biblia na tinuro ni Jesus Christ, wala siyang binanggit na mga pangalan doon. Pero dito may binanggit na Lazaro. Kaya hindi ito talinghaga. Ito'y tunay na pangyayari. Ngayon, ano po nangyari dyan? Yung mayaman, si Lazaro, binabanggit. Ano ang pagpapatuloy ng ating Panginoong Jesucristo? At naghahangad na mapakain ng mga bubo na nanghuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga suga. Ito pala na si Lazaro. Kaawa-awa ang buhay, miserable. Kasi hindi man siya mabigyan ng mayaman ng pagkain, Brother Pete. Walang pagmamalasakit itong mayaman sa pulubing si Lazaro. Si Lazaro, naghahangad lang na makakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Yung ano lang, mga tira-tira. Pati mga aso, nandoon at hinihimuran ang mga sugat ni Lazaro. Ano po nangyari? Tuloy sa 22. At nangyari na namatay ang pulubi si Lazaro.
at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ay, nadagdagan pa ng pangalan. Proper name. Ang hina, Lazaro, ngayon Abraham. At namatay naman ng mayaman at inilibing. Ha? Sinasabi po rito na ang mayaman at ang pulubi si Lazaro, kapwa namatay. Ngayon, ang pagkakaiba lang, si Lazaro, noong mamatay, ang namatay po yung katawan, tandaan natin. Dinala si Lazaro ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Dapat nating maunawaan yung espiritu ni Lazaro, ang tinutukoy. Tama po, na dinala kay Abraham. Namatay naman ng mayaman at inilibing. O yung namatay yung mayaman, yung katawan niya inilibing. Tama po. Ngayon, ano nangyari? Tuloy. At sa Hades, another proper noun po ito. Proper place po ito. Ano? Hades. Yung Hades, yan po yung impyerno. Hell sa English. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ayan, kay J.R. Suyong, sa June 12 po, ay merong water baptism at doon niyo po matitiyak, ha? Yung gusto niyo pong matiyak. Ha? Yung inyo po tinatanong sa akin, gusto niyo, doon niyo po matitiyak. Yung inyong itinatanong na yan. Ngayon, ang gusto ko pong maintindihan ng mga nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, may nangyari pagkatapos ng kamatayan dito po sa dalawang binanggit ni Jesus Christ. Si Lazaro, nung mamatay, siya po'y dinala ng mga anghel para makasama si Abraham. Yun namang mayaman, noong namatay, inilibing. Ngayon, sa Hades, sa impyerno, tumingin siya at kanyang nakita, natanaw niya, sa malayo si Abraham, si Lazaro magkasama. Ano nangyari? Tuloy. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yung lugar na kinaroroonan nung mayaman, Hades po yun. May mainit po doon, nahihirapan siya. Kasi may alab eh. Kasi may apoy. Tama po. Ngayon, ang kanya ang pakiusap kay Amang Abraham, suguin sa kanya si Lazaro. Para si Lazaro, yung kanyang dulo ng daliri, itubog sa tubig. Ibig sabihin, sa lugar ni Lazaro at Abraham, may tubig. Sa lugar ng mayaman, wala. Apoy ang nandoon. Amen. Amen po ba? Ang lugar ng Hades, kung saan naroon yung mayaman, lugar ng paghihirap. Kaya ang kanyang hinihiling kay Amang Abraham, pasinin po ninyo, yung mayaman, nung mamatay, meron siyang malay. Meron siyang consciousness. Meron siyang alaala. Natatandaan niya si Lazaro. Kilala niya si Lazaro. Kilala niya si Abraham. Tama po! Mali na naman ang turo ni Brad Eli. Pasensyahan nyo na po ako. Yung kay Brad Elin Turo, pag daw namatay ang tao, wala nang alam. Brad Nelvin, wala nang alaala. Ha? Kahit nga daw, pag nasa langit na Brad Nelvin, wala ka nang maalala dun. Kasi sabi ni Brad Elin, paano ka ikang magiging maligaya sa langit? Kung halimbawa, nasa langit ka, inahanda po asawa mo, hindi mo makita. Nandun pala sa impyerno, edi ikaw malulungkot ka.
Ngayon, para ikaw, huwag kang malungkot, aalisin ng Diyos ang alaala. Aalisin daw ng Diyos ang alaala para hindi ka raw malungkot dun sa langit kasi hindi mo nakasama dun ng mahal mong kasama. Yun ang naisip ni Brad Ellie na wala sa Biblia. Yun ang kinatha katang isip ni Brad Ellie na tinangkilik ng mga fanatics na nagagalit sa akin ngayon pag nadidinig na napakamalian ko yung mga katang isip na turo ni Brad Ellie. Ah, kaya sila nagagalit sa akin kasi napamalian eh, yung turo na yun eh. Eh, binabasa ko lang naman yung nasa Biblia. Ito ngang mayaman, nasa impyerno, pinahihirapan ang memory intact. Ang kamalayan, ang consciousness, hindi nawawala. Ama po ba? Ha? Kaya siya po, noong sumisigaw kay Amang Abraham, ang kanyang pakiusap, si Lazaro isubo sa lugar niya para itubog ni Lazaro ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Kasi sa lugar ni Abraham at Lazaro, maraming tubig doon. Sa lugar ng mayaman sa Hades, walang tubig. Apoy ang nandoon, kaya siya nahihirapan. Ngayon, ano sabi ng Amang Abraham? Tuloy. Tatapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Masinin niyo po, anak, alalahanin mo. Hindi may isip. May alaala. Simple lang naman ho talaga. Pagka ang Bible, babasahin mo, ikaw ay ginagabay ng Holy Spirit. Eh. Tama po. Tatapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ha? Yung lugar ni Lazaro, eh doon po siya inaaliw. Yun namang lugar ng mayaman, kahirapan. Ayan. Yung espiritu at kaluluwa, hindi ko naghihiwalay yun. Kasi yung espiritu, kamalayan sa Diyos. Yung kaluluwa, kamalayan sa sarili bilang tao. Nagkakaintindihan po. Ang tao, espiritu, kaluluwa, katawan. Yung espiritu, kaluluwa, non-physical, non-material. Ang katawan ng material, ang katawan ng physical. Pag umalis ang espiritu, tangi na yung kaluluwa. Tama po ba? Ha? Sana, ano naman, meron kasi ko dyan naipaglingkod ng paksa ng mga nakaraan. Eh. Sa pasalamat pa nga, mahaba yun eh. Ha? Eh sabi ko nga, yung paksa na yun, isang buong paksa yun. At kung hindi naman yan talaga yung aking topic ngayon, kumbaga napapasadahan ko lang. Ano po? O ngayon, I hope yung aking naging ano na yun, pagpasada na yun eh, okay na. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Kaya nga itong mayaman, ano eh, meron siyang kamalayan eh. Ha? Nararamdaman niya yung paghihirap eh. Tama po. Kasi nga, ganoon ang ano, yung kaluluwa, yun ang iyong kamalayan sa iyong sarili bilang tao. Yan ang merong nararamdaman. Nagkakaintindihan po. Ha? O ngayon, itong si Abraham, nung kausapin yung mayaman, sinabihan niya na nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, tinanggap mo na yung mabubuti lahat doon, masasarap. Si Lazaro, masasama yung kanyang tinanggap. Ngayon, iba na ang pangyayari. Ikaw ang nahihirapan, si Lazaro naman inaaliw rin. Ngayon, dapat nating maunawaan, yung lugar
na kung saan ay yung mayaman ay nahihirapan, Hades po yun. Hades ng kahirapan. Hades ng pagdurusa. Yung lugar ni Abraham at Lazaro, Hades din po yun. Kaya lang, Hades kaaliwan. Nagkakaintindihan po. Ito po kasi, bago si Jesus Christ namatay sa krus. Noong nangangaral si Jesus Christ, itinuro niya, ipinangaral niya yung tungkol dito sa mayaman at kay Lazaro. Ano dapat maisip ng mga nanonood na kikinig? Ang nangyayari sa lahat ng mga taong namamatay mula pa noong una, sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, bago si Jesus Christ isugo sa lupa, bago si Jesus Christ namatay sa krus, lahat ng taong namamatay nagpupunta sa Hades o impyerno. Kaya lang yung Hades, impyerno, at that time, may partition, may division. Hades kaaliwan at Hades pagdurusa. Ipakita natin yung visual aid natin dyan. Ito ay bigay sa akin ng isang manggagawa sa grupo ni Brad Eddy. Si artist. Sabi niya, Brad Willie, maganda yung paksana na dinig ko sa'yo. Na-inspire ka ako, Brad Willie. Ako ay kay gumuhi. Makatulong sana sa programa mo. Ito po nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen yung ginuhit po ng isang artist manggagawa sa grupo ni Brad Eli. Ayaw pa niyang magpakilala, Brad Eli. Okay naman po itong kanyang ginuhit na ito, visual aid. Makikita niyo po si Abraham Lazaro nandun sa Hades kaaliwan. Tapos yun namang mayaman nandoon po sa Hades pagdurusa. May malaking bangi na nakapagitan. Ngayon, basahin natin yung pagpapatuloy. Ha? Balikan natin yung talata at ibalik natin mamaya yung visual aid. Sinasabing ni Abraham doon sa mayaman, ikaw ay nandiyan, nahihirapan ka, si Lazaro, nandito naman, inahaliw. 26, tuloy. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Kaya pala hindi pwedeng pagbigyan itong kahilingan ng mayaman. Na si Lazaro mapapunta sa lugar niya. Sabi ni Abraham, may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Balik natin ngayon yung visual aid. Ito ang setup noong si Jesus Christ po hindi pa namamatay sa krus. Time element po kasi sinasabi ko Noong si Jesus Christ ay nangangaral pa sa ibabaw ng lupa, hindi pa siya napapako sa krus, hindi pa siya namamatay sa krus. Ito ang nangyayari po sa lahat ng mga taong umapanaw. Sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, lahat napupunta sa isang lugar, Hades. Kaya lang yung Hades na yan, may pagkakahati. Hades kaaliwan, Hades pagdurusa. Merong malaking bangin na nakapagitan. Yan naman po yung tinatawag na tartaro. Yan po yung kulungan, bilangguan ng mga fallen angels. Nagkakaintindihan po. Hello. Sana naintindihan niyo po yung sagot ko tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa, kamalayan mo sa iyong sarili bilang tao. Kaya ka nakakaramdam. Yan yung nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, natutuwa, nagagalit. Yan ang may emosyon. Hello. Yung espiritu po, kamalayan sa Diyos. Kaya ka nga nananalangin. Kasi yung espiritu mo, yun na nakikipag-usap sa Diyos. Naintindihan nyo na po ba yun? Ha? Malawak kasing paksaya pagkaya ng pupuntahan ko, espiritu, kaluluwa, katawan. Napakahaba ho niyan. Kaya
sino-shortcut ko lang. Binibigay ko lang po yung mahalagang punto. Pag namatay ang tao, yung katawan, ano po, kaya namatay yung katawan, umalis kasi yung espiritu. Tangay na po yung kaluluwa doon. Laging magkasama po iyon. Naintindihan po ba tayo ng ating mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya po inuulit-ulit na ito bago si Jesus Christ namatay sa cross. Kasi noong si Jesus Christ po'y mamatay na sa cross, nagbago po ang setup na ito. Lahat nung nandyan sa Hades kaaliwan, si mula pa kay Abel hanggang kay Juan Bautista, sinama na lahat ni Jesus Christ sa langit, dun sa paraiso, sa ikatlong langit. Ngayon, itong Hades kaaliwan, nabakanti na po yan. Wala na ngayong laman yan. Ang nalalagyan na lang ng laman, oras-oras, araw-araw, minuminuto siguro pa. itong Hades ng pagdurusa. Naintindihan niyo po ba? I hope ito po ay naiintindihan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, especially nung mga dati kong kasama, mga manggagawa, mga miyembro sa grupo ni Brad Eli. Kasi hanggang ngayon nangangapa sila dito, Brad Vic. Malabo itong itong tungkol dyan sa mayaman at kay Lazaro. Nakamatayan ni Brother Eli, hindi naman niya naipaliwanag ng kagaya ng ginagawa natin. O ngayon, kung tatanong niyo sa akin kung nasa si Brad Eli dyan, baka lalo kayo magalit sa akin. Kasi ang alam ko po, pagka ang tagapagturo, huwag at maling mga turo ang ipinangaral sa mga tao, bulag. Sabi ni Jesus Christ, pagka ang bulag, umakay sa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Kapahamakan po ang sinasabi. Pagka ang taga-akay ay bulag, ang ina-akay ay bulag, sa hukay, sa kapahamakan. Ang sinasabi ni Brother Willie, pag namatay ang tao, meron na pong pinupuntahan. Agad. Meron na po agad na destinasyon. Kung sa Diyos, babalik sa Diyos yung espiritu, pati kaluluwa. Asama na po. Hindi nag-iiwalay yun. Ngayon, pagka naman na hindi sa Diyos, hindi sumasampalataya, namatay, ito, pumupunta naman sa Hades o impyerno. Meron na pong parusa na nararanasan agad yung mga pumanaw na mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Pagka naman ang pumanaw, mga taong sa Diyos, yung espiritu kaluluwa tinatanggap na po sa langit. Maliwanag po. Ayan, yun po sanang itatanong ko kung nasa si Brad Eli. Naunahan ko na pala. Meron na pong pinupuntahan pagka namatay. Bawa, ang namatay nagtuturo, tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi naman naging matapat. Sa pagtuturo, meron po agad na pinupuntahan. Kagaya ni Judas Iscariote, sa Hades, may sarili siyang lugar dun. Para kay Judas Iscariote lang. Exclusive lang yun. Walang iba. Para kay Judas lang yun. Kasi ang mga guro, sinasabi sa Biblia, tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Opo, Santiago 3:1, huwag maging mga guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman na tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol.
O, yan ang dapat nating maintindihan, ha? Mabigat po pagka ikaw ay tagapagturo. Lalong mabigat ang hatol. O kaya yung mga ano dyan, yung mga nangangaas, alam nyo, anyway, honest, playing safe. Hindi raw sila tagapagturo, tagapagbalita. Eh, tapos eh, pag naman pinakinggan mo, nagtuturo, Brad Vic. ano sila eh, ayaw nila tumaya. Hindi nakataya eh, walang taya eh. Hindi raw sila tagapagturo, tagapagbalita lang. Eh, sumunod na lang. Eh, tapos eh, makinig ka naman eh, nagtuturo naman, ha? Wala na raw baptism. Oo, inalis mo yung water baptism. Ay, yun po yung mga ano, pagka sila'y pumanaw at hindi ho umalikwas. Hindi ho talaga binitiwan yung kanilang mga maling pagtuturo na yan. Eh, mapupunta po sa hadis yung mga ganun. Ha, sa impyerno, doon po mapaparusahan. Ngayon, si Jesus Christ po, ito na ang sinasabi ni Brother Billy. Pagkatapos niyang mapako sa krus, mamatay, mabuhay na maguli, lahat nung nandiyan sa Hades kaaliwan, kinuha na po ni Jesus Christ. Isinama na po pag-akyat niya sa langit. Ha? Bakanti na po yan. Hindi na po yan nalalagyan ng laman. Ang patuloy-tuloy pong nalalagyan ng laman, itong Hades pagdurusa. Eh bakit po gano'n na meron po agad destinasyon pagka namatay ang isang tao? Sumasampalataya o hindi sumasampalataya? Hebreo 9 at 27. Ganito po ang ating mababasa. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagkatapos po pala ng kamatayan, meron na po paghuhukom. Pag sumapit na po yung kamatayan pisikal sa tao, ano po nangyayari? Dumadaan na po sa paghuhukom yung namatay na tao. Yung kanyang espiritu, kaluluwa, hinahatulan na po agad. Kung yan po ay sumasampalataya, eh yan po ay tatanggapin na po sa langit. Kung hindi naman sumasampalataya yung namatay, yun po ay doon na po papunta sa impyerno. Nagkakaintindihan po. Kay Brad L, yung paghuhukom, wala pa rin. Kasi, after 1,000 years. Isang araw lang ika yung paghuhukom na yon, sabi ni Brad L. 17:31 ng gawa ang kanyang batayan. Eh, hindi na unawaan ni Brad L na yung gawa 17:31, yun po ay pagkatapos na po ng 1,000 taon. Kahit kagaling isang nangyari. Basta makarating sa langit. Sa langit na. Kay Enrique Pura, hindi naiintindihan ng inyong kadiskusyon yung binabasa niya. Kaya wag ho kayong ano doon, wag kayong maapektuhan, wag kayong mahatak. Ha? Totoo pong may impyerno kasi mga saksi ni Jehova. Kasi sila po sa mga saksi ni Jehova, meron pong mga kaibigan tayong saksi ni Jehova. Maling turo po 'yun na walang impyerno, na hindi totoo yung impyerno. Yun nga ang mayaman nung namatay ni Libeng sa lupa, yung kanyang katawan. Sa Hades ng pagdurusa. Ibig sabihin, iba nga yung Hades, yung impyerno. Kasi sa mga saksi ni Jehova, ang impyerno na raw po, yung libingan. Pag daw nasa libingan na po yung tao, nasa impyerno na siya. Hindi po. Yung mga mayaman nung mamatay ni Libeng sa lupa. Pero sa Hades, nandoon yung kanyang espiritu, kaluluwa. Tama po ba? Nandoon po pinahihirapan. Si Jesus Christ po nagturo ng tungkol sa impyerno. May apoy na hindi namamatay. Sinasabi. Bakit
Opo, mas maniwala tayo kay Jesus Christ. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Oh, hintayin niyo po muna yung paksa. Series po ito. Dalawang pahina nga po ito. Eh, pinakita ko na sa inyo nung nakaraan. Eh, oh. Dalawang pahina. Oh. Tapos eh, yung mga tanong ninyo hindi makapaghintay. Excited talaga itong ano, itong ating mga nasa Facebook at YouTube. Hindi ko rin naman masisi, lalo po kung sila ay ano na, doon lang sila sa Hadel, ha? Isang taon na mahigit na dinidribble-dribble lang sa Hadel. Sabi ko, kaya nga ang term ni Hadel, kasi galing sa basketball yon. Sa basketball, may bola. Dinidribble-dribble lang tayo. Binubola-bola lang tayo sa Hadel. Kaya, hindi ko rin po, ano eh, hindi ko rin masisi itong mga eager talaga sa mga tanong nila kasi masyado na silang, ano eh, nagugutom, ha, doon sa Hadel. Wala na kasi maituro, Brad Nelpin, eh. Puro gumawa ng mabuti. Ganun lang ang, ano eh, ang baksa doon sa Hadel, eh. Yung kanilang tungkulin. Ayun. Ganun eh. Yung ikot-ikot, tapos eh, pag kami tumututod, i-play ang video ni Brad Eli, lahat na kumakalaban sa kanya, eh, kalaban ni Brad Eli. Sino ba si Brad Eli? Ha? Kaya ano eh, nararamdaman ko na talagang, yung mga pumupunta sa programa natin, eh, nandun yung eagerness po talagang matuto. Kaya lang sabi ko nga, huwag nating madaliin yung paksa kasi ano po eh, series po ito eh. Aabot pa nga ito ng Hunyo eh. Sabi nyo kasi sila kay Brad Eli pag nagtanong siya Eh, kaprasong sagot, mali naman. Kaya sabi natin, maganda po yung ganitong klase ng pag-aaral na ano, na ginawa nating series tapos eh, gusto talaga natin eh, maintindihan mabuti ng mga nakikinig. I hope yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na-appreciate po natin yung ating pinag-aralan ngayon. Ito po ang nangyayari pagka namatay ang isang tao. Ang iba po ang sa sumasampalataya sa Diyos, iba po yung hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang usapan po dito mga magulang at mga kaibigan, sumasampalataya sa Diyos. Hindi po usapan kung mabuting tao. Nagkakaintindihan po. Napaniwala kasi ang maraming mga tao, pagka mabuting tao ka, sa langit ka. Pagka masamang tao ka, sa impyerno ka. Mali pong turo yun. Maling paniniwala yun. Hindi po ang magdadala sa atin sa langit yung ating pagiging mabuting tao. Ha? Ang magdadala sa atin sa langit yung ating pagiging mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Manifesta sila ng mabuting tao. Amen po ba? Para saan yung judgment day after 1,000 years? Nasa paksa ko po yan. Pakihintay. Ha? Kasi pagka yan ay sinagot ko na, mapapanis na po ang paksa. Ayan ang tawag ni Brad Eli, mapapanis yung paksa. Tapos ang paksa, di po ba? Kasi lulundag ka agad ako eh, doon sa ano na yun eh. Hindi pa nga po tayo nakakarating. Kaya kung gusto po ninyong paano po God is love kung may nauna na sa impyerno? Ha? Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay pag-ibig eh, hindi siya magpaparusa. Nakalimutan nyo, ang Diyos ay makakaruma naman. Parehas pong nasa Diyos yan eh. Pagiging mapagmahal at pagiging makakaruman. Huwag nyo naman, huwag kayong mag-invento ng Diyos sa inyong mga isip na dahil si Diyos ng pag-ibig, eh hindi na siya marunong magpataw ng parusa sa mga ano, sa mga tumatanggi sa kanyang pagmamahal. Ha? Hindi ba dahil ang Diyos ay pag-ibig, nag-o-offer siya ng kaligtasan? Ngayon, tinatanggihan ng tao yung ino-offer niyang kaligtasan, saan mapupunta yung tao?
Hindi sa kapahamakan. Sino pumili ng kapahamakan? Yung tao na tumanggi sa kanyang pagmamahal. Amen. Purihin ng Panginoon. Madali namang ano yan eh. Ah, madali eh. Diyos eh, kaya nga sa pag-ibig niya, sinugo niya si Jesus Christ eh, para maging tagapagligtas ng sanlibutan. Eh, itong mga pinagsubukan eh, itinakwil ang tagapagligtas. Tinanggihan ng pag-ibig ng Diyos. Pero di sila mapapahama sa kanilang kagagawan. Huwag nating isisi sa Diyos ang pagkapahamak ng maraming mga tao. Tama po ba? Kaya nga, yung sabi ni Brad Eli, yung ano daw, yung nasa langit ka, tapos eh, ang asawa mo eh, nasa impyerno, malulungkot ka. Ha? Para daw huwag malungkot eh, aalisin ng Diyos ang alaala mo. Mali! Mali! Ha? Yung nasa langit ka halimbawa, tapos ang asawa mo ay nasa impyerno, hindi ka makakaramdam ng kalungkutan doon. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Tama po? Hindi ba kayang takpan ng Diyos ang anumang kalungkutan? Hello? Ha? Yung, ang iba, masyado na pong milenos ang Diyos eh. Ha? Di ba sabi ni Haring David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. Tama po! Pag po ang Diyos ay kasama mo, kumpleto ka na. Lahat ng kaligayahan nasa iyo na. Tama po! Ha? Sana yung mga nandito po sa Facebook, YouTube. Ayan, sige. Ako ay kahit pa paano ini-entertain ko yung inyong mga tanong. As long na hindi naman maapektuhan yung aking paksa, okay lang. Sinasabi ko na ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din po ay makatarungan. Hindi pwedeng dahil sa kanyang pag-ibig, yung katarungan ay hindi naman niya ipapatupad. Nagkakaintindihan po. Ang tao pong mapupunta sa kapahamakan, walang kinalaman ng Diyos doon. Ang taong may kagagawan. Ang free will ng tao, kung ginamit niya para tanggihan ng pag-ibig ng Diyos, at siya mapupunta sa kapahamakan, siya ang may kagagawan. Nagkakaintindihan po. Yun namang pagpunta natin sa langit, free will din natin ang ginamit natin para sampalatayanan si Jesus Christ tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po. Nagkakaintindihan po. Uulitin ko, hindi dahil sa mabuting tao ka makakarating ka sa langit. Kasi yan ang maling turo na ini-inject kahit po niya sa ngayon na grupo ni Brad Eli. Nakapokus sa gawang mabuti para maligtas. Mali po iyon. Kaya ka magiging dapat sa Diyos dahil ikay sumasampalataya kay Jesus Christ. At dahil sumasampalataya ka kay Jesus Christ, bumagawa ka ng mabuti. Tama po ba? Ha? Dahil ikaw ay may kaligtasan na, ito resulta ng kaligtasan, gawang mabuti. Eh, mali yung turo ni Brad Eli, ng inyong bagong leader na kailangan po mga kapatid, tayo gumawa ng mabuti para tayo maligtas. yung gawang mabuti, ito, yung sila magpapagawa ng boso sa tarla. Yung mga nagabundok doon eh, ibibigyan nila ng boso. Yun ang alam na gawang mabuti. Tapos magmamayapang na. May kahit naman ibang grupo yung nagagawa yan eh. Tama po. Hindi lang naman kayo ang kaya magpagawa ng poso. Mga kandidato, nagpagawa din. Tama po. Eh, na uutulang kayo ng inyong bagong leader eh. Ito ang project ng malaki. Tapos eh,
Apo. Eh, yun nga, di ba, nag-project na ospital, gawang mabuti yun. Tapos hindi pala matutuloy. Ah, yung mga na nagbigay hon, ala na. Gumawa naman ang mabuti sila. Ayan. Yun po ang aking gustong bigyan po ng diin sa mga nanonood at nakikinig ngayon umaga sa ating programa. Ha? Sa pagiging mananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, kaya po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, sa pagtatakwil natin kay Jesus Christ, sa pagtanggi natin sa pag-ibig ng Diyos, doon mapapahamak ang tao. Doon mapaparusahan sa impyerno. Ang impyerno, hindi pa po yan ang final. Kasi mayroon pang dagat-dagatang apoy. Another topic na naman po yan. Ha? Ibang paksa na naman po yan. Yung nagtatanong tungkol sa 1,000 years, hintayin nyo po ang kabuuan ng ating paksang ito at matatalakay din po natin ang tungkol sa 1,000 years. Ano-ano po ang dapat gawin, Brother Willie, para po sa palatayanan si Jesus Christ? Kasama rin po yan sa susunod na linggo. Ah, yung tinatanong sa atin ni Jojo Cujo. Ayan. Umiikot ang mundo ng MCDI sa Mateo 5:14-16. Pakigawan ng paksa. Natalakay ko na po yan. Ah, yung lumiliwanag ang inyong mabubuting gawa. Oo, eh sige, kung sa mga Martes at Huwebes mabigyan natin ng pagtalakay ang Mateo 5:14-16. Ngayon, ang ating tanong ganito. Papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mga mahal sa buhay ayon sa Biblia? Ayan. Ito yung kamatayan, nangyayari, nagaganap sa ating mga mahal sa buhay at maging sa ating mga sarili na rin bilang mga sumasampalatayang Kristiyano. Papaano po natin dapat tanggapin yung hindi maiiwasan na kamatayan na yan? Kagaya po nung nabanggit ko ng nakaraang linggo, ang kamatayan hindi maiiwasan, hindi maahadaman, hindi mapipigilan. Ang pwede lang natin gawin, mapaghandaan. Tama po. Ha? Dapat ganun kasi acceptance. Ako po ganun eh. Tanggap ko po mga magulang at mga kaibigan na hindi sa lahat ng panahon si Brother Willie po ay inyong mapapanood at mapapakinggan. Ha? Tanggap ko agad yun. Darating ang araw, hindi ko na po magagawa yung ganito na magsalita sa inyo. Kasi nabasa ko sa Biblia, nagtakda ang Diyos ng kamatayan. Alam yan ng aking mga kasama, ng aking mga pamilya. Meron nga nung araw nung ako po ay tumiwalag sa grupo ni Brad Eli. E di, pinayuhan ako ng mga kapatid ko. Ton, di ka ba natatakot na banggain yung grupo na yan? Sabi sa akin ng mga kapatid ko, di ka ba ikaw natatakot na baka may gawin sila sa'yo? Sabi ko, sagot ko lang sa mga kapatid ko, dati ka ako kasama natin si Daddy, kasama natin si Mami. Di ba nawala na sila, namatay sila? Ano ka akong gusto kong sabihin sa inyo? Mamamatay din naman ako sabi ko eh. Tanggap ko yun. Ngayon, bago ako mamatay, may gagawin akong dapat kong gawin na misyon. Ibulgar, isiwalat ko yung mga kamalian niya sa grupo na yun. Yun ang sabi ko sa mga kapatid ko. Hindi ako takot dyan. Ha? Kung ano man ang kanilang mga binabalak. At napaghandaan ko ako yan. Handa pa ako dyan sa mga yan. Kasi tanggap ko na merong sinasabi sa Biblia na may kamatayang itinakda ang Diyos sa tao. Ang kamatayang kapo, darating yan kahit sa anong paraan.
mayroong kamatayan dahil sa nagkasakit. Tama po, kagaya ng aming mga magulang. May mga kamatayan naman dahil sa aksidente. Tama po, may kamatayan naman ako dahil sa kalupitan ng tao. Eh, pare-pareho akong kamatayan yun. Tama po. Eh, kaya ako, hindi po ako nagdalawang isip na noong ako'y tumiwalag, umalis sa grupo ni Brad Eli, eh, gawin ko po yung alam kong makakabuti naman sa marami. At awa ng Diyos, nakita ko naman, nagbubunga naman pong ating ginagawang ito. Ha? Pinagkaloob ng Diyos itong Facebook, YouTube. May mga nasa abroad, mga nasa malalayong lugar ng Pilipinas, narating po ng ating pangangaral. Sila po ay nabuksan ng isip. At eto na po sila sa darating na June 12. Eh, handa na po silang tumanggap ng water baptism. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil na liwanagan ng isip nila. Dati silang galit din sa akin, pero ngayon eh, hindi na. Ah, sila ngayon ay handa na pong sumama sa atin, handa na pong tulungan tayo na maipangaral ang mabuting balita. Yun lamang po mga magulang at mga kaibigan ang gusto ko pong bigyan po ng diin sa lahat ng nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Ang pinakamagandang magawa natin sa kamatayan, mapaghandaan, at unang-una po yung tayo po ay yung loob mo, tanggap mo agad yan. Tama po. Ha? Eh, tinan nyo nga po, Susan Roses, talaga namang sino ba hindi nakakakilala doon? Tama po, asawa ni FPJ, nanay ni Senadora Grace po. Tama po, hindi naman niya problema ang pera. Ano po? Pero talagang nung dumating na po yung kamatayan, hindi na iwasan. Bagamat yung kanyang edad ay 80 na, maganda na rin pong ano yun. Maganda na rin pong edad yun. Bihira na rin po yung nakakaabot ng 80 sa panahon natin. Ang ibig lang sabihin ni Brother Willie, ang kamatayan po, darating at darating yan kahit ano ang edad mo. Tama po. Hindi dahil mas bata ka, masasabi mong mas ikaw ang tatagal. Tinan niyo po si Senator Enrile. Di ba? 96 or 97, ano ba? Parang gano'n, ano? Doon nga sa Facebook, sabi kay Senator Enrile, nakita niya ang makapagal. Nakita niya ang Marcos, di ba? Aquino, di ba? Kita niya eh. Kumbaga, lahat yun, nasubaybayan niya. Magsaysay, actually. Magsaysay, naroon na rin siya, di ba? Oo, kaya nga, kung biruin si Senator Enrile, kahit doon sa panahon ng dinosaur, nandun na siya. Ganun kung magbiro yung mga nasa Facebook na ganun nakahaba ang itinakbo, nilakad ng buhay ng Senador Enrile. Pero, ayan, paghandaan po natin ang kamatayang pisikal, nandyan po ang Saint Peter. Oo, totoo naman po, nakakatulong din naman po yung Saint Peter. Kung tayo naman ay open-minded na, no? Practical na rin po tayo. Paghandaan po yung kamatayang physical. At talagang ganoon ang buhay ng tao dito po sa lupa. May umpisa, may katapusan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Totoo po yung awit na yon na hindi maiiwasan na ang tao po'y tatanda, ang tao po'y hihina, magkakasakit at mamamatay. Ang maganda lang po, mga magulang at mga kaibigan, bago po sumapit ang kamatayan, meron na po tayong
nagawa. Ano po yun? Na tayo po'y natuto na si Jesus Christ ay ating tanggapin sa ating Panginoon bilang sa ating puso. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung pagsampalataya kay Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yung ating tanong, paano po dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumano na mahal sa buhay? Yan naman po ang bahaging ipagpapatuloy po natin next Sunday ng May 29, ang huling linggo po ng buwan ng Mayo, para po dyan sa bahagi na yan ng ating paksa. Meron bang prayer request ngayong umaga? O, kung wala pong prayer request, dito po sa Facebook at YouTube, sumabay na lang po kayo sa pagtataas ng inyong kanang kamay. Utusan po natin, anumang sakit karamdaman na nasa ating mga katawan, gayon din sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po natin kay Lord Jesus Christ, gamitin natin ang kanyang pangalan, utusan po natin anumang sakit at karamdaman na yan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ang masaganang pagpapala sa ating lahat. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga sumabay po dyan sa ating ginawang commanding prayer na yan, mag-update lang po kayo dito sa programa. Magsabi po kayo kung tumanggap po kayo ng kagalingan, instant or gradual healing, yan po ay ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong pagpapasalamat sa Diyos sa June 26. Sana kayo po ay makasama rin po dyan. Maging bahagi po kayo ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa darating na June 26. Yung June 12, water baptism po yan. Alauna po ng hapon, pagkatapos po ng ating pagkakatipon, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga nagpalista para sa water baptism. Umaten po tayo ng ating Sunday worship service sa June 12. Umpisa po tayo ng alas 8 ng umaga. Pagkatapos po ng Sunday worship service, saka po natin isasagawa yung water baptism. Okay po? Sa lahat ng ating mga kasama sa Facebook at YouTube, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras. Baunin po natin ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.